bakit daw tinatanong yung boss namin, bakit ganyan ang turing mo sa mga driver ng mga Pilipino? Hindi sila driver namin. Pamilya namin sila. Di ba? Ang bait. Kaya, wala akong masabi. Pero talaga nung, gusto mo, nasisip mo, papa-away nga na? Oo. Gusto ko na nga, sabi, ready na nga ako eh. Bagong graduate ng class 1 dito sa Winnipeg, hired sila from Philippines. So, in-invite ko sila dito sa bahay para matanong natin kung paano sila nag-apply, paano sila nakarating dito. At para makakuha tayo ng ibang info, para makatulong tayo sa ibang kapwa natin dyan, truck driver sa Pilipinas. At makapag-apply sila papunta rito sa Winnipeg. So, yun. Susundin ko lang sila, then magkukunting inuman lang kami kasi mga walang biyahe, kararating ko lang din galing sa biyahe, so pick upin ko lang then para makilala niyo rin siya. Oh, atong August pa ko. Wawa na yung nasulti-sulti rin yung nakakundre para na isita mo na ako. Wami niya ba nung naing rider na ng buti at magsaysay? Tatlo lang kami. Buti na intindihan mo. Bisaya din ako kami. Oh, kasi ito si JR. Tatlo boss, bagong dumating. Hindi mo ako pinapansin, boss. Idol ko na eh. Natropa na si Ryan. Mm-hmm. Oh. Dito ka ba? Malapit ba siya dito? Ah, nagbakasyon ka? Sayang, nakita sana. Isasama ko sana dyan sa inyo. Kaya ata tinex kanina eh. Oh, wala, nandito lang ako sa bahay kanina. Nasa backyard ako eh. Kailan mo biyahe mo? Martes pa. Eh, pagka may oras bukas, sasama ko dyan sa inyo. May gagawin muna ako bukas. Halipunta lang ako dyan sa inyo. Malapit lang bahay ng mga dito sa bahay. Okay, halipunta lang ako sa inyo. So ito, may kasama akong dalawang truck driver hired ng Magsaysay Global. Ito si Ian, ano pili mo nga? Gamolo. Ian Gamolo and JR Kang Maong. Yeah. From Cavite at saka Mindanao. Yun. So, na-hire sila ng Magsaysay. Ano ka pa niya? Arnold Brothers. Brothers. Hired sila ng Arnold Brothers from Magsaysay. So, paano nga kayo? Paano kayo na-hire sa Arnold Brothers? So, nag-inom kami ng kaunti. Pwentuhan. So, banding-banding lang. At least, ito nga pala, kapapasa lang. Itong isa naman, nabiyahe na. So, ito, congrats dito dahil celebration. Konting celebration lang. Then, yun niya. At, ito kasi, nag-ano sa amin na, yun, medyo napapanghinaan ng loob. Parang gusto nang umuwi. Kaya, binibigyan namin siya ng konting lakas ng loob para hindi sumuko sa mga road test. Kasi, nakailang road test ka nga? Tatlo. Ako, hindi ko kinakaya. Nakalabing tatlo ako. Oh, 23. Written. Yung dalawa ko kasi, talagang little error lang. Yield sign. Ewan ko, nagkikpit daw kasi simula nung February. Simula nung sample. Ang tinitingnan nila, yung speed limit, saka dapat yung road sign, dapat sinusunod mo talaga. Talaga nag-yield lang ako, nag-check lang ako kasi yield sign,
nag-check lang ako kasi syempre mahaba hila mo, hindi naman coach yan sa class 5. Nag-ingat lang ako, tumingin lang ako, seconds lang, proceed, wala. O kasi pagkayon talaga kailangan continuous. Continuous nga. Continuous talaga. Maliban na lang kung may traffic. Eh, may traffic, wala naman traffic sa akin. Or merong ano, merong tatawid. Ano, yung classmate ko bumagsak ulit. Kasi, mabagal, hindi rin traffic. Ewan ko ba't ganun kahigpit dito? Ewan ko, simula, sabi nga nito sa akin, nung sila daw, wala naman daw. Simula daw February, naghigpit. Dahil yeah, sa home. Ilan yun eh. Paano, paiba-iba kasi nga ang rules eh. Paiba-iba bang isang-isang eh. Dati, nung una dito, wala naman. Nung una, talagang... Oh, walang pwede kang gumamit ng automatic. Walang full course, pwede kang part-time lang, 2 hours lang na schooling. Tapos pwede ka na mag-road test. Ngayon, hindi na. Ganun na, talagang full kailangan time. Standard. Tapos full course na 6 weeks. Ngayon, hindi na. Bali, 2 weeks sa classroom kami. Mm-hmm. Tapos 3 weeks sa truck. Pero sagot ng company lahat, di ba? Yes, sagot nila. Sagot ng company. Sagot nila. Maganda. Ang tanong, bakit Canada ang napili nyo? Bakit Canada? Ang dami naman dyan. Meron Saudi, may Europe. May galing na kami Saudi. Ah, galing na Saudi. Ito hindi, first time. First time ko. First time, ano? First time ko mag-apply. Talagang, ano lang, nakita ko yung chance kasi... Kano ka katagal sa Saudi? 6 taon. Doon ka na nag-apply papunta rito or hindi. Philippines? Philippines na. Yung kasama namin isa, galing Saudi. Si Godwin. So yun, meron pang isa, shout out. Anong pangalan niya? Si... Godwin Cortez. Taga... Cotabato. Cotabato City. Yun, tapos ano, bakit... Ano sa... Yung karamihan kasi dumadating dito, Merkan. Bakit kayo sa magsaysay? Yung sa aking case naman, napadpad ako sa Bulacan eh. Mm-hmm. Yung sa Angat, Niugan. Doon mo siya nakita, yung agency niya. Oh. Yung na-hiring. Yung company ko doon, PRLI, ISTC. Sa Bulacan, doon ka nagtatrabaho. Bulacan, no. Ang mangyayari niyan, yung PRLI na yan, taga Davao. Tapos, yung napag-asawa niya, apo niya magsaysay. Oh, okay. Kaya doon mo na... magkadikit sila. Oh, doon mo na alaman yung hiring ng... Global. Oh. Tapos yung Arnold na to, yung si Ma'am Jenny, apo ng Arnold talaga, yung mayari. Sila yung pumunta sa magsaysay. Sila nang interview sa akin. Pumunta talaga sila ng Pinas? Alam na Arnold? Oo. Pumunta sila doon. Sino? Yung mismo mayari? Yung director. Yung apo. Saka yung apo. Ah, yung apo. Yung... Pero ano lang, di ba? Third generation na. Pero ano na, di ba? Tatlo lang kayo naman na-hire pa. Wala pang ibang dumarating, di ba? Kasi CLB6 kasi kami. Ang taas ng bond score namin. Bond score. Maraming ano... Pero hindi kayo sumubok sa Merkan. Ito, sumubok. Ako sumubok ako. Pero ang una nag-reply sa akin, si Magsaysay. Okay. Kasi nakita niya yung bond score ko, CLB6. Parang noong time na yun, nagpasa ako by email. Eh, noong time na yun, parang konti pa lang yung... Parang kakadispatch lang ng ibang... driver papuntang sa Mercania. Ayun. Nireplyan ako. Ini-schedule ako ng interview. Pass. Kasi kailangan talaga IELTS muna. IELTS muna. Pagka may IELTS ka na, yun na. I-schedule ka na, ayusin yung paperwork mo, interview, MPNP. MPNP rin pala yung apply nyo, di ba? Oh yeah, MPNP. Diretso na kami PR. Actually, pag na, ang ano namin dito, once na maayos mo yung ano mo, yung class 1 mo. Diretso pasok ng... Diretso process na ng PR. Tutulungan kami ni company. Pati, di ba na yung, ano nyo, yung pamilya nyo, naka-apply na rin? Yeah. Oo, naka-apply na rin. Tapos ay ano, wala rin placement fee. Wala lahat. Magkano na nagastos nyo? Medical lang. Medical. Wala kami ganyan. Tsaka IELTS, di ba? Dose. Ang IELTS ko, IELTS. Yeah, 12,000 yung IELTS ko eh. May bayad din. Pamasahe lang. Pamasahe sa? Pamasahe lang. Ay, yung pag-aasikasa ng papeles.
So ito, ito yung guys yung ano yung mga at least alam niyo paano yung procedure, magkano yung magagastos. At least may konti kayong idea para hindi masyado nang alam ko marami nagtatanong, marami naguguluhan. At least ito sa mga to na nalalaman natin yung ano. Kasi ako naman hindi naman ako nag-apply pupunta rito ng nang ganyan ng agency kasi ano kami, provincial nominee kami. Nung dumating kami, sponsor kami ng nung tiya nung father. So IELTS lang talaga. IELTS lang pinakamahal. IELTS tapos medical. Hindi, medical sagot na rin ng magsaysay. Bukod pa yung pre-medical o yung medical din? No, medical talaga para sa visa, di ba? Mhm. Tapos gaano katagal? Yun lang. Yung sa'yo, gano'ng katagal na nag-apply ka? Maabot ako ng ano eh, dalawang taon. Dalawang taon? Same as mine. Dalawang taon din naman. Ako talaga yung pioneering. Sa... Bukod pa doon sa isang kasama mo? Oo. Oh, o kasabay mo siya? O sunod lang? Lately na yung nag-apply eh. Kasabay ko yun, nag-apply. Sabay sila. Siya yung pinakauna. Ako talaga yung pinas pa. Kaso ako nang di-deploy, kasi dalawa lang... Yung apartment namin is good for two lang. Sila yung unang dineploy. Naiwan ako. At least, di ba, nakarating kayo rito. Ano, ito, isa nagtat... Itong isa, ilang gano'ng katakatagal bumibiyahe? December pa. December. So, December, January, February, January, February, March, April, May. 6 months. Magsi-six months. So, yun. Eh, kumusta naman ang unang winter mo rito? Malamig, di ba? Talagang... Hindi mo naisip ang umuwi? Hindi mo naisip ang umuwi na? Laban lang. So yun, ano, yung mga gusto makarating dito, malamig talaga rito. Talagang tiyaga lang. Makakaraos din naman eh, di ba? Oo. At least eh... Ang kagandahan lang dito, di ba, pag dumating ka rito, at least... Alam mong susunod yung pamilya mo, hindi ka kahit pagka nag-ibang bansa ka na hindi mo alam kung... Kontrata talaga. Oo, kontrata talaga. At least dito. Talagang, kumbaga sa lifetime, di ba? Magandang opportunity. Ayaw ng company namin na iwiwala yung pamilya. Yun ang kaganda. Ang gusto nung boss namin is kasama pa dito, family. Sa Arnold Brothers? Yeah. Sabi nung boss namin... Family oriented talaga. Oo. At saka ang biyahe niya, di ba, mga reaper, saka driver? Oh. Wala silang ano, wala silang flat deck, puro wala, no touch kami. No hand bombing. No. Wala ka nga, basta hila lang, level load. Hila, putol. At least nag-enjoy ka sa trabaho, yun ang importante. Sana makarating na rin pamilya niya, di ba? Oo. Mga ilang gano'ng katagal. Basta huwag lang mga homesick. Trabaho lang muna ng trabaho para bago dumating sila, may ipon, di ba? Itong isa pa na si ito si JR pa malapit na tong bumiyahe. Ano na to? Kapapasa lang niya road drug test, di ba? Drug test na daw bukas tapos City Drive 'yun. Yeah, City Drive tapos mga end of the month lalabas na ako ng Winnipeg. Pero balita ko nag-ano sila ngayon, nagda-direct hire sila. Ang Arnold. Parang yes? Local lang. Sa Pinas? Di ba? Agency din. Agency rin. Ako mga direct hiring ng dadaan ng agency, kumbaga ano. Kumbaga sa kanila, kasi wala naman kasing agency dito. Pagsaysay, hindi kagaya ng Merkan, mayroon ding agency meron dito. Kaya talagang dumaan talaga sa agency. Direct sila ng agency from Pinas, di ba? Yun ang kaganda. Si Magsaysay. Ay, tayo, Network Canada, di ba? Network Canada kami. Yun ang nag-ayos ng papel namin. Si Network Canada. Pero yung hiring, si ano talaga Magsaysay. Pag nasa Pinas, Magsaysay. Ang alam ko talaga ang Magsaysay sa pagsisiman lang yun. Ayan, Magsaysay. May land base din sila. May land base. May ano sila, boat share dito. Meron niya, Highlight, diba? Highlight. Yun ang alam ko eh. Highlight sa Nipawa? Highlight po sa Nipawa. Magsaysay ko yan. Magsaysay. May bagong ano ngayon si Magsaysay. Ang alam ko, sasagutin nila yung IELTS. Kaya, sa mga gustong mag-drive dyan, mag-apply na kayo kay Magsaysay sa Maykalaw. Tapos, libre ang IELTS. Hindi ko alam ha, kasi yung mga nandoon ngayon, nag-aano na sila.
Training sila. Shout out mo. So, yun. hindi confirm yun, ah. Hindi confirm. Kumbaga sa kanyang balita lang na kung mag-a-apply na kayo ng magsaysay is sasagutin nila yung IELTS, yung exam, yung hindi pa confirm, ah. Pero hindi pa confirm yun. Siguro alamin natin bago natin i-100% sure. So, at least, maganda rin, di ba? Kasi yung mga nag-apply ngayon doon. Marami nag-apply ngayon. Ongoing training sila, apat sila eh. Ongoing training sila, nagtitraining sila, hindi sa driving, nagtitraining sila sa IELTS. Di ba, at least, di ba? Oo, tinitrain sila. Mm-hmm. Ngayon, sinasabi, kasi magsaysay daw muna. Ewan ko kung training lang siguro, siguro sa actual test. Yun yung may bayad na. Pero yung sa training, sagot sa mga sa Hindi ko pa confirm. Basta sinasabi nila, pupunta daw sila sa review. Ayun. Every Friday, Saturday. Every Friday and Saturday, nagpupunta sila at sa least, review. At least, di ba? Malaking bagay din yun. Diba? Mahal kaya yung ano? Review. Anong nalibo rin yun eh. Review lang yun? Oo, review lang. Bukod pa yung bukod exam. Hindi ko kasi nagkaganyan ng ganyan eh. Pero yung exam, magkano yung exam? 12,000! So 12,000 plus 6 is nasa 18. Bukod pa yung medical. 3 months review. Hindi, medical. Bukod pa yun. Sagot ni magsaysay yun eh. 12 rin ng medical? Medical, sagot ni magsaysay. Ngayon? Sa akin hindi. Ay, sa akin sinagot. Wala kang binayaran. Sa magsaysay, nung umalis ako. So magkano ba 'yung inabot nung sa'yo? Gastos mo? Oo! Oy, Ma'am Joby! Kamusta ka lang? Baka makaripan. Oo, shout out. Wala akong binayaran. Ano ba? Wala akong binayaran doon. Magkano inabot ang gastos mo? Kulang-kulang... 24 plus 6. O, di 30. Plus yung mga sirok-sirok pa dyan. Mga scan-scan. Guys, 30,000 narito ka sa Canada. Oo. Diba? Depende di ba pag halimbawa naka medyo mababa ay kukuha ka ulit another exam na naman yun, di ba? Oo, oh, correct. So yun, sa mga nagbabalak ito sila yung mga proof na nakarating dito sa Canada, nag-apply ng magsaysay. At nandiyan din yung iba na nag-apply sa Mercan. Hindi ito yung interview na sinisira namin ibang agency ha. Kumbaga sa kanila, hindi lang Mercan yung nag-hire ng makarating dito sa Canada. Maraming agency na legit. Talagang ano lang anuhin niyo lang, hanapin niyo lang talaga yung mga talagang legit na agency para hindi tayo ma-scam pare-pareho. At least makatulong idea kung paano procedure at magkano inaabot nung pag-apply. So sila oh, dito nakarating. Konti lang nakarating. Pero yung plane ticket niyo sagot ng company, di ba? Sagot din. Hindi bawas sa ni deduction sa salary. Hindi. Wala. Basta kontrata lang. Tatapos mo lang yung kontrata. Ayos ano? Sabihin ko na. Pag pumasa ka ng class 1, may bonus ka pa. Pag yun ha, may pag pumasa ka ng class 1, may bonus. Anong bonus? Money? Yan ba? Oo, 300. Guys, ano pang inaantay nyo? Tapos, ano pa sila? Ang balita ko, habang nag-aaral, binabayaran pa sila. Hindi kami nagtatrabaho. Hindi sila nagtatrabaho. Basta ang ano lang sa kanila ng company is mag-focus, mag-aral, at may pasa mo yung plus one at para makapagtrabaho ka na sa kanilang kumpanya. Kasi ang advantage naman nun kasi is ginastosan ka ng company, narito ka, hindi naman pwede mabaliwala yung ginastos nila, di ba? Kaya kailangan talaga huwag kang umaga sa kanina ano, para nakatutok ka doon sa pag-aaral mo. Sa training, sa school, may pasa mo yung may sariling academy yung ano, Arnold. Yung Arnold Brothers is may sariling schooling. So, siguro pag may time, gusto kong puntahan eh. Interview ko si Pato. Yung HR. Si Arena? Kasi gusto talagang ano kasi yun yan, nabalik na ako kasi direct hire sila. Nag-ahan sila from Philippines. So,
Siguro bigyan natin ng oras yan, paglanan natin ng oras para ma-interview natin yung HR para marami tayong idea, may share namin sa inyo na gusto makarating dito. Tinatanong nga kami bakit daw ano, bakit daw lang? sobrang gumagita kayo? Oo! Bili mo, talaga nagkapal pa. Bakit daw, tinatanong yung boss namin, bakit ganyan ang turing mo sa mga driver? Ng mga Pilipino. Hindi sila driver namin. Pamilya namin sila. Di ba? Ang bait. Kaya, wala akong masabi. Pero talaga nung, gusto mo, nasisi mo, papauwi na na? Gusto ko na nga, sabi, ready na nga ako eh. Kaso, sinabi na talaga. Eh, nung kinausap ako nung mismong director, kinausap itong mga to, na kausapin nyo nga si JR. Medyo nape-pressure na siya eh. Parang mawala ka talaga ng pag-asa. Oo. Kasi, ang higpit kasi, ewan ko, simula lang daw nung February ng higpit. Tapos, Anong higpit ang ginawa nila? Yun sa exam dito ha, iba kasi. Ayun sa ano na, sa road test. Biray mo, pumasa ka sa lahat. Wala kang score sa free trip mo, sa air brake mo, sa driving mo, ang higpit nila sa ano, sa speed. Eh, di ba, sa city, sobrang ano naman dito kasi sa city. Noong una daw, parang hindi naman daw ganun kahigpit dito. Ngayon, talagang minomonitor nila yung speed mo, tapos yung sa mga signs. Ano yun, sa class 5 pa? Hindi, sa class 1. Sa class 1, yung sa... Ano? Hindi, di ba, kumuha muna kayo ng class 5 bago? Class 5, yeah. Class 5. Medyo ano sila. Lese, ano na? Eh, ang dami rin pinagdaanan kasi, no? Biro mo, pagpunta mo dito, in less than 4 months, aral ka na ng aral. Aral ka ng, ano, nag-aral ka na. At least talagang ang kumpanya, talagang... Oo. Narto ka, magtrabaho ka. Hindi. Walang ganun lang, sa amin. Tutukan mo talaga, no? Walang ganun sa amin. Tumuto ka talaga sa pag-aaral mo para maipasa mo. Babayaran kin nila para mag-aral lang. Bili mo yun, tsaka makakita lang. 1-7 by weekly? Obro mo nga yun. Pag-aaral ka lang, di ba? Sagot pa nila yung school mo. Sagot nila yung school mo. Yung school, yeah. 10,000 may. Tapos sabagay, yung sarili nila yung school yung ngayon. 12-5. 12-5 ang academy. Obro mo na dati 8,000 lang yan. 12-5 ang... 8,000 ang dati yan. Yun, wala kaming babayaran sa school. Mariripan nyo yun eh, sa tax. Oo. Isang beses. Ewan ko. Oo. Kung pwede ba kami doon, alam ko yung mga nagbayad. Ah, wala kayo kasi hindi kayo magbayad. Hindi kayo magbayad. Ang nagbayad doon, academy eh. Sagot na academy. Gagawin mo lang talaga, wala kang gagawin doon. Aral ka lang. Aral ka ng class 5 learners. At least nga, nakatuto ka lang doon sa review, di ba? Correct. Pag-aaral. At least nakatuto. Sa loob ng ilang buwan. May oras ka talaga. Dalawang buwan. Talagang paglalaanan mo talaga ng oras, no? Hindi ka gaya ng... May laptop pa. Pa-laptop pa kayo? May pa-laptop pa kami. Hindi kinuha? Parang... Hindi na. Pag pumasa ka na, kukunin na yung laptop. Ah, okay. Review ka talaga, ma. Bago? Hindi naman. Bibigyan ka nila ng laptop. Kaso ginagamit ko lang naman panood ng TV. At least, di ba, at least pagdating nyo, wala kang magigastos, di ba? Bali doon sa ano, ang nangyari pa doon, binabawas lang doon sa, binabay sa inyo yung sa upa ng apartment. Oo, Hindi, basta buo nila bibigay yung sweldo mo. Ikaw magbabayad sa apartment. O, di ikaw magkiklaim nyo sa tax. Pwede. Yeah. Ikaw magkiklaim sa tax. Pwede. Kasi ikaw pala nagbabayad, akala ko dinididak na lang sa sahod, hindi pa. Ayun, tulad ngayon, ang binabayaran mo sa apartment is 960. Mag-isa lang ako sa apartment. Kailangan makakuha ka ng ano? Ang problema nun, binabayaran ni Arnold Brothers yung kalahati. 960 buo kinukuha sa ano ko, di ba? Sa sweldo ko. Ayun sa'yo, deduction? Hindi. Ng apartment mismo. Okay. Parang pre-authorized na ano, deduction. Di ba na binabayaran mo lang, half na lang? Half lang kasi may kita ko yung 480, yung kalahati ng bahay, binabalik nila doon sa account ko.
So parang 480 lang din yung bayad ko sa bahay. Ah, babayaran muna siya ng buo, tapos naka-pre-authorize ka, babalik yung kalahati. Oh. Ah, si Arnold Brands kung babalik mo kalahati. Mabait, mabait yung mga boss ko. Wala akong masabi sa nila. Yun, good luck. And, ingat lagi sa biyahe. Takbong pogi lagi. Takbong pogi. Shoutout yan, shoutout. Oy, shoutout, Ma'am Joby. Nang, ano yun? Medical. Medical. Oh, ito, brother. Shoutout mo. Shout. Kay Boss Joji. Thank you sa chance. Ano pa lang masasabi niyo sa mga gusto mag-apply, gusto makarating dito sa Canada? Ano yung masasabi niyo? Tiyaga lang, di ba? Tiyaga. Tiwala sa sarili. Mm, tiwala sa sarili. Kasi pagka puro tanong, walang gawa. Wala, walang mangyayari, di ba? So, yun. So, dito ko lang tatapusin tong vlog na to. At, mag-ano na kami, konti lang to. Hindi to, ano, hindi to sagaran. Kung baga sa kami, konting, kasi yan lang, konting salo-salo. At least, diba, na-meet natin sila. So, yun. Sa lahat ng mga gusto mag-apply, gusto makarating ng Canada, ano pang inaantay nyo? Habang open sila, hiring. Hiring kami. And, ayun, medyo mataas. Ang kailangan niya lang talaga is IELTS ang unahin. Ano pa lang ano? Anong requirements nila na experience? 3, at least 3. At least 3, yeah. At least 3. At least 3 years experience na combination, di ba? Mm. Or any? Consecutive. Trailer? Trailer. Trailer talaga. Trailer talaga, walang... Wala. Basa. O yun, so long combination. Articulated truck ang pinahan. Ang requirements? Mm, yun talaga. So yun, trailer driver, at least 3 years enough experience para maka-apply ka rito. Kahit saan ka namang kumpanya, kahit doon sa American, same. Sa magsisay lang, medyo mataas yung requirement na CDL. Na sa IELTS. So, kung kaya naman, at least, diba, wag lang sumuko, tuloy lang ang laban, tuloy lang ang apply. Sa gustong mangarap at gustong makarating ng Canada. So, at least sila nandito na. Yung family nila siguro darating na sila soon din. At least kasi naka-process na yung papeles ng pamilya niya, di ba? So, yan. So, ingat-ingat po tayong lahat and keep safe and keep on trucking. Keep safe and keep on trucking.